Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagbabala si Philippine National Police Officer in Charge Lieutenant General Vicente Danao Jr. sa Tiwaling Police na patuloy sa maling gawain. Sa isang press briefing sa PNP headquarters sa Campo Crame, sinabi ni Danao na sa kabila ng pagsisikap na alisin ang bulok na tauhan sa pambansang pulisya, mayroon pa rin mga sangkot sa ilegal na operasyon kaya ng droga at iba pang krimen. Babala ni Danao kung hindi magbabago ang mga ito, babaguin niya ang kanilang buhay at kung hindi aniya tatalima ay papalitan niya ang kanilang birthday. Kasabay nito, pinuri ni Danao ang PNP Drug Enforcement Group kasunod ng matagumpay na operasyon nito kamakailan na nagresulta sa pagkakakumpiska ng nasa 27 kilo ng shabu. Iniayag ni Commission on Elections Commissioner George Garcia na magsisimulang muli sa Hunyo o Hulyo ang registration of voters o pagpaparehistro sa darating na halalan. Nakatakda sa Disyembre ang Sangguniang Kabataan, SK at Barangay Elections at nagpaalala si Garcia na abangan ang pagpapatuloy ng pagpaparehistro sa susunod na buwan o unang linggo ng Hulyo. Samantala, sinabi niyang maaaring kumpirmahin sa Department of Budget and Management kung buo pa ang budget para sa barangay elections. Kaugnay nito ng pagtanggi ni Garcia na ginamit na ng COMELEC ang pondo para sa barangay elections at sinabing wala pang naibibigay na budget para rito. Sumipa na rin ang presyo ng imported rice sa bansa. Ayon sa Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG Chairman Rosendo So, nasa $50 na o katumbas ng mahigit 2,000 piso per metric tons ang itinaas ng imported rice sa pandaigdigang merkado. Sa kabila nito, iginiit ni So na bahagya pa ring mababa ang presyo ng local rice na naglalaro sa kasalukuyan sa 38 piso hanggang 40 piso. Maliban sa bigas, ay may nakaamba na rin pagtaas sa presyo ng mga gulay na mas pinangangambahan pang tumaas ngayong panahon ng tag-ulan. Bagamat hindi aniya masyadong gumagalaw ang farm gate price ng mga gulay, tumaas naman umano ang transportation cost ng mga ito. Formal nang naipamahagi ang kabuuang 462 na permanenteng bahay sa mga benepisyaryo ng 2017 Marawi Siege sa Barangay Patani. Karagdagan ito sa kabuuang 1,000 pabahay na nai-turn over simula pa noong nakaraang taon. Dinaluhan ang naturang handover ceremony ni Task Force Bangong Marawi o TFBM Chairman at Department of Human Settlements and Development o DHSUD Secretary Eduardo Del Rosario kasama ang iba pang opisyal. Naisakatuparan naman ang nasabing proyekto sa pagtutulungan ng gobyerno at ng Japan at UN Habitat Philippines. Tiniyak naman ni Japan Ambassador Koshikawa na magpapatuloy ang pagbibigay ng suporta ng bansang Japan sa susunod na administrasyon sa pagsusulong ng kapayapaan at kaayusan, gayon din ang patuloy na pag-unlad at pagbangon ng Mindanao. Para sa Kidlat News Update, AJ Ignacio nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.